Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti sa Swapang na Kapatid. Napakasimple lang naman ang pinagagawa ko sa inyo, attorney. Bakit bang hirap mong pakiusapan? Eh kasi hindi tama ang gusto mong mangyari. May karapatan din si Desa sa yaman ng papa niyo. Legal siyang pinamanahan. Hindi ko alam bakit hirap mo siyang tanggapin bilang kapatid. Wala siyang karapatan! Anak lang naman siya sa labas ng papa namin eh. Kami lang ang may karapatan sa perang naiwan ni papa. Pero anak pa rin siya. Kinikilala siya ni Mr. Vasquez bilang anak niya. May karapatan siya sa manang iniwan ng papa niyo. At saka may higpit na ibinilin yun sa akin ng papa niyo. Kailangan ko yung sundin. Wala na ang papa, attorney. Hindi na niya malalaman pa kung nakuha ba ng babaeng yun yung mana na para sa kanya. Alam mong malaki ang respeto ko sa papa mo. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Hindi ko magagawang lokohin siya kahit nasa kabilang buhay na siya. Talaga lang ha? Eh paano kung sabihin ko sa asawa mo na may anak ka sa ibang babae? Paano mo nalaman ang bagay na yan? Para sabihin ko sa iyo, lahat na may kinalaman sa iyo, alam ko. Lalo na yung mga bagay na alam ko na maaring sumira sa pangalan mo. Kumusta na pala yung batang PWD na nasa gasaan mo dahil nagmamaneho ka ng lasing noon? Nakikiusap ako. Huwag mong ilalabas ang bagay na yan. Masisira ang pangalan ko na matagal ko nang iningatan. Baka hindi kayanin ng asawa ko yan. May sakit siya sa puso. Ayoko na rin bumalik sa dating buhay na meron ako. Eh kaya nga eh. Kung ayaw mo nang bumalik sa pagiging mahirap, gawin mo kung ano yung pinagagawa ko sa'yo. Napakasimple lang naman yun eh. Oh, sige. Gagawin ko na. Basta mangako ka na walang makakaalam sa bagay na yan. Nakikiusap ako. Eh madali naman akong kausap eh. Hindi lang yun. Makikinabang ka rin. O paano? Maiwan na kita. Yun lang naman ang sadya ko eh. Mukhang marami ka pang gagawin eh. Saka na lang tayo mag-usap ulit. Nang makalabas ang binata, agad na kinuha ni Raymond ang panyo sa bulsa ng suta pantalon at saka pinunasan ng butil-butil na pawis sa noo. Makailang beses din siyang huminga ng malalim. Pakiwari niya kasi naninikip ang kanyang dibdib. Napasuyap din siya sa larawan na nasa mesa niya. Magkasama sila doon ni Lucio, ang ama ng magkakapatid na Desa, Tony at Marcos. May isang linggo na ang nakakalipas ng bawian ng buhay si Lucio. 2 taon din itong naratay sa higaan. Lumitaw rin sa kanyang balintataw ang pangyayari noong burol nito. Dumating si Desa para sana makita ang ama sa huling pagkakataon. Pero hindi man lang pinalapit ni Tony ang babae sa kabaong ng ama. Pinakaladkad pa ang babae palayo sa lugar na yon. Ngayon, gusto naman itong mawalan ng mana ang babae. Napakuyom na lang ang mga kamao niya. Paulit-ulit tumihingi na kapatawaran sa isip sa planong gagawin. Dumating ang araw ng pagbabasa ng huling habili ni Lucio. Mula pa kanina, hindi mapalis-palis ang ngiti sa labi ni Tony. Samantalang kabado naman ang ilan sa mga naroroon. Nang matapos ang pagbabasa ni Attorney Lopez, napahalakhak na lang si Tony sa sobrang saya. Si Marcos naman na hindi makapaniwala sa mga narinig. Napasulyap pa siya sa kapatid na halos mapunit na ang bibig sa laki ng ngiti. Hindi na nakatiis na hindi lapitan ni Marcos ang abogado ng pamilya. Attorney, yun lang ba talaga ang huling habili ng Papa? Wala na bang iba? Eh noong mga panahon kasi na nakakausap po si Papa, meron siyang binanggit sa akin eh. Yun lang ang huling habili ng ama mo, iho. Kung may duda, hindi naman po sa pinagdududahan ko kayo. Matagal na kayo magkaibigan ng papa namin. Nagtataka lang kasi ako. Eh, ang totoo niyan kasi, iho. Binabago ulit niya yung last will and testament niya. Kaya yung habilin niyang yon ang binasa ko sa harap ninyo. Pwede mong tingnan para makita mo na. Pirma talaga yon ang ama mo.
Wala naman po akong reklamo sa mana ko. Kaya lang po, paano si Ate Desa? Di ba anak rin siya ng papa? Wala man lang ba siyang makukuha kahit na maliit na halaga? Eh ba't naman napasok ang babaeng yun dito? Pampamilya lang to. Baka nakakalimutan mo, anak lang siya sa labas. Eh kapatid pa rin natin siya kuya. At saka hindi naman talaga siya anak sa labas eh. Unang nagkaroon ng relasyon ng nanay niya at ang papa bago pinakasalan ng mama natin. Eh bakit hindi sila nagkatuluyan? Kasi nga dakilang labandera lang ang nanay niya na inaayawan ni ng lolo at lola noon. Eh huwag na nating ungkatin yung bagay na yon. Ang sa akin lang kuya, bakit wala siyang nakuhang mana? Sa pagkakaalam ko kasi kay papa mo yan itanong. Huwag sa amin. Alam mong hindi ko na matatanong ang papa natin eh. Eh yun naman pala eh. Kaya tanggapin mo na lang kung ano yung habilin ni papa. Magpakasaya na lang tayo sa manang nakuha natin. Magpakasaya? Alam mong kamamatay lang ng papa natin ha. Okay, bakit? Nakapagluksan na rin naman tayo ha. Ano, habang buhay na lang tayong magdadalamhati sa pagkawala ng papa natin? Eh, may panahon para sa pagsasaya. At saka, wala ba tayong gagawin para kay Ate Desa? Ay, Desa na naman. Ano bang gusto mong gawin natin, ha? Dahil wala siyang nakuwang mana, gusto mo bahagi na natin siya? Wala nga siyang karapatan eh. Kasi anak lang siya sa labas. Yan ang itanim mo sa kukuti mo. Eh, pwede naman natin siyang bigyan talaga. Sa ayot sa gusto mo, kapatid pa rin natin siya sa ama. Eh siraulo ka naman pala talaga eh. Kung gusto mong mamigay, eh di ikaw na lang. Total ang hilig mong magkawang gawa eh. Namagitan na sa kanila ang kanilang ina. Mukhang umiinit na kasi ang pagtatalo sa pagitan ng magkapatid. Pinagsabihan ni Aurora si Marcos na huwag nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Sinabihan din siya nito na huwag nang babanggitin ang pangalan ni Desa sa bahay na yon. Hindi naman na siya sumagot. Nang sulyapan niya ang kapatid, nakapaskil na sa labi nito ang isang nakakalokong ngiti. Ipinababatid pa ng tingin nito sa kanya na ito na naman ang nagtagumpay. Dahil ito na naman ang kinampihan ng kanilang ina. Walang paalam na lumabas ng silid na yon si Marcos. Kahit anong tawag sa kanya ng ina, hindi na siya lumingumpa. Ayaan nyo na lang siya. Babalik din naman yan eh. Wala naman siyang ibang mapupuntaan eh. Paano? Mauna na ako. May kausap pa kasi akong tao mamaya. Baka malate kami sa usapan. Kung may iba pa kayong katanungan, tawagan nyo na lang ako, ha? Sige, attorney. Maraming salamat. Ingat ka. Tumangulang si Attorney Lopez. At saka na nito binalingan ng ibang naroon at nagpaalam na. Samantala, kanina pa nag-iisip si Marcos. Natatandaan niya kasi, kinausap siya ng kanyang ama at nabanggit nito na balak nitong pamanahan ng kapatid niyang si Desa para di umano makabawi sa pagkukulang rito. Kaya nagtataka siya kung bakit wala itong nakuha. Nagdududa na siya na may kinalaman ng kapatid sa nangyari. Pero wala naman siyang ebidensya. Hindi muna siya umuwi ng gabing yon sa kanilang bahay. Ubod nga ng laki pero pakiramdam naman niya hindi maituturing na tahanan. Dahil sa pag-uugali ng mga nakatira, dumiretso na lang siya sa isang lugar na alam niya na kahit maliit at payak ang pamumuhay, mga totoong tao naman ang naninirahan. Nang mapagbuksan nga siya ng pinto ni Desa, hindi nito nagtaka sa biglaan niyang pagsulpot sa bahay nito. Pasok ka. Gabing-gabi na. Okay lang ba kung dito muna ako, ate? Ay, oo naman. Eh, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Makikikain na rin sana ako. Ay, tamang-tama. May niluto ko na sinaing na tulingan. Kumakain ka ba nun? Aba, oo naman. Paborito namin yan ni Papa. Talaga? Paborito niya pala. Ngayon ko lang nalaman. Sana pala eh, naipagluto ko siya nung buhay pa. Kanina pala, binasa na yung huling habili ng papa natin. Talaga? Eh di mabuti. Siguradong masaya ang ina't kapatid mo. Nagulat nga ako nung basahin ni Attorney yung huling habili eh.
Inaasahan ko na meron ka makukuha. Sa tingin mo kaya papayagan yon ng kapatid mo na may makuha ko kahit isang kusin? Nabanggit din sa akin ang papa natin noong malakas pa siya at pumunta rito. May makukuha nga raw ako. Sabi pa nga niya, sa ayo at sa gusto ko, mapapasa akin yon. Pero hindi niya alam. Pinaplano pa lang niya, may humahad lang na. Eh, napakaswapa nga ng kapatid kong yun eh. Kahit nga sa akin, ganun siya. Lahat ng makita na ibinibigay ng papa sa akin, gusto niya sa kanya mapunta. Harap-harapan niyang inaagaw ang meron ako. Eh buti, hindi kanya katulad. Sa papa natin ako nagmana. Siya, malamang kay mama. Pare-pareho kasi sila ng ugali eh. Yan ang pinakamagandang sinabi mo. Biro lang ha, baka masamain mo. Hindi ah, totoo naman kasi. Kahit kapamilya ko pa sila, hindi naman ako bulag sa mga kapintasan nila. Alam ko naman yon. Oh, kumain ka muna. Baka gutom ka na eh. Eh, sa totoo lang, dito lang ako nakakaramdam ng kapanatagan ng kalooban eh. Ngayon ko napagtanto na hindi pala talaga material o pera ang magpapasaya sa tao. Ay, totoo naman. Pero mahalaga pa rin ang pera. Kasi paano natin mabibili ang mga pang-araw-araw natin pangangailangan kung wala tayong pera? Eh, hindi naman masama ang pera. Basta gamitin lang sa tama. Makahulugan lang nang umiti si Desa sa kanya habang naghahain ng pagkain niya. Doon na rin natulog si Marcos. Si Desa at ang anak lang kasi nitong lalaki ang nakatira sa bahay na yon. Wala siyang alam gaano sa nakaraan ng kapatid. Nakilala niya to nang minsan pumunta sa bahay nila kasama ang anak nito. Gusto lang daw nitong makilala ang ama. Noon lang din kasi nito nalaman ng tungkol dito. Yun daw kasi ang bili ng ina nito bago mamatay. Wala daw itong intensyong manggulo sa kanilang pamilya. Wala naman naging problema sa kanya. Noon pa ay lagi nang sinasabi sa kanila ng ama na may anak ito sa dati nilang labandera. Nahangad nito na sana makita niya to bago man lang mamatay. Ngunit kabaliktaran ng pagtanggap niya ang ginawa ng kanyang ina't kapatid kay Desa. Puro pang-aalipusta ang natanggap nito mula sa kanila. Natigil naman sa pagbabaliktanaw si Marcos nang marinig ang sunod-sunod na pag-ubo ng pamangkin sa isang silid na naroon. Agad naman itong dinaluhan ni Desa. Nakatapos na siyang kumain at nailigpit ang plato at kubyertos na ginamit nang muling lumabas si Desa. Bakas rito ang labis na pag-aalala. Kumusta si Estong? May sakit ba siya? Okay naman siya. Inuubo lang dahil natuyuan ng pawis. Naglaro kasi ng basketball nung isang araw kaya ayan. Ganyan talaga mga kabataan eh. Buti nga nawiwili sa ganyang laro kaysa mapabarkada sa mga may bisyo. Yun nga din eh. Pero bawal kasi sa kanya ang mapagod ng husto. Bakit? May iba pa ba siyang sakit? Eh, wala naman. Mahina lang kasi ang resistensya ni Estong. Ganun ba? Maselan din ata sa pagkain kasi payat eh. Isa rin yan. Kung ano yung mga pwede sa kanyang pagkain eh, yun ang hindi niya gustong kainin. Kung ano yung bawal, siya naman ang gustong-gustong kainin at ipaluto. Ano ba yung mga pagkain na pwede at gusto niyang kainin? Para sa susunod eh, ipagdadala ko siya. Eh ang mabuti pa, siya na lang ang tanungin mo. Gising pa siya at nagbabasa ngayon ng libro. O sige, puntahan ko na lang siya sa kwarto. Nang pumasok nga si Marcos sa silid ng binata, ay naabutan niya itong nakahiga lang sa kama at may hawak na libro. Napangiti ito nang makita siya. Bumangon at saka sumandal sa higaan. Nakaramdam naman ng awa si Marcos sa itsura nito. Mas payat ito ngayon kumpara noong huling makita niya. Humpak din ang pisngi nito at nanlalalim ang mga mata. Naupo siya sa upo ang bilog na nasa tabi ng higaan niya. Oh, kumusta ka na? May sakit ka daw? Eh, ubo lang to. Natuyan kasi ako ng pawis eh. Napagalitan nga ako ni nanay. Mapapagalitan ka nga talaga. Dapat ay iniingatan mo ang sarili mo.
maselan ka pa raw sa pagkain. Eh, nawala rin po sa isip ko eh. Nawili po kasi sa paglalaro ng basketball. Minsan lang po kasi akong payagan ni nanay eh. Mahilig ka talaga sa larong yun, no? May bola ako sa bahay, sa susunod eh, dadalhin ko pagpunta ko ulit dito sa inyo. Ay, talaga po? Naku, salamat po ah. Nanghihiram lang kasi ang tropa ko ng bola para may magamit kami. May kamahalan din kasi kung bibili kami. Kaya pinag-iisipan na nga po namin na mag-ambagan eh. Huwag na kayo mag-ambagan. Ako nang bahala sa bola. Ipunin nyo na lang yung mga pera nyo para magamit nyo sa mas importanteng bagay. Opo. Tsak na matutuwa yung mga kaibigan ko nito. May iba nga pala ako. Ano ba yung mga pagkain na gusto mong kainin? Maselang ka daw kasi sabi ng nanay mo sa mga pagkain eh. Eh paano po kasi si nanay eh? Yung mga gusto ko, ayaw niya ipakain sa akin. Ang daming bawal. Eh di yung mga hindi lang bawal sa'yo, ibibili kita ng mga gusto mo. Ay, sige po. Basta wag lang yung mga maalat at sobrang tamis tulad ng chocolate. At saka prutas, maganda yung para sa'yo. Eh, hindi po ako mahilig sa prutas eh. Aba, pilitin mo kumain ng mga ganong pagkain, no? Maganda yung para sa kalusugan mo. Para hindi na lagi nag-aalala sa'yo yung nanay mo. Eh, sige po. Kakain ako ng mga prutas. Wag lang po yung mga maasim, ha? Oo naman. O sige, paano? Maiwan na kita. Magpahinga ka na, ha? Saka na lang ulit tayo magkwentuhan. Eh, dito po ba kayo matutulog? Oo. Dito ako matutulog ngayong gabi. Pero maaga din ako aalis bukas. Baka tulog ka pa nun. Eh, kailan po ang balik nyo? Hindi ko pa alam eh. Pero pipilitin ko makabalik ngayong linggo. Kapag hindi ako abala. Dapat pagbalik ko eh, magaling ka na ha. Sigurado pong magaling na ako pagbalik nyo. Huwag nyo pong kakalimutan yung bola. Oo naman. Hindi ko yung makakalimutan. O paano, maiwan na kita. Patulog ka na ng maaga para makabawi ka kagad ng lakas. Bago lumabas ng silid na yon, inayos pa ng binata ang kanyang pagkakahiga at nagkumot hanggang dibdib. Nasa may pinto na si Marcos nang mapansin ang napakaraming gamot sa may lamisita. Napakunot naman ang kanyang noo, pero hindi na lamang tinanong ang pamangkin. Nang makalabas ng kwarto, naabutan niyang inaayos ni Desa ang mahabang sofa. Nilalagyan nito yon ng sapin at dalawang unan. Dalawa lang kasi ang silid sa bahay na yon, kaya naman tuwing pumupunta siya roon, sa sofa siya natutulog. Komportable naman siya roon matulog. Pwede ka na mahiga. Alam ko, pagod ka na sa maghapon. Salamat ate ha. Sa kabila ng ginawa nila kuya sa'yo, lalo na noong burl ni Papa, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo mo sa akin. Ano ka ba? Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo kahit na anuman ang mangyari. Alam mo naman na sabik din ako sa kapatid. Hindi na kasi noon nag-asawa ang inay hanggang sa mamatay siya. At saka, hindi ka lamang katulad ng kapatid mo eh. Ang totoo niyan, sabik din ako magkaroon ng kapatid eh. Mula pagkabata kasi, hindi na kami nagkasundo ni Kuya Tony. Masyado kasi siyang dominante. Gusto niya, siya lagi ang masusunod sa lahat ng laro namin. Kaya mas madalas noon na pinipili ko na lang na maglaro mag-isa. Noong nagbinata naman kami, lalo nang hindi kami nagkasundo sa lahat ng bagay. Kaya nga, sobrang saya ko nang bigla kang dumating eh. Nagkaroon na rin ako ng kapatid na makakasama at makakausap na matino. Parehas namang natupad yung pangarap nating magkaroon ng kapatid. O siya, matulog ka na. Eh, kailangan ko pa kasing lumabas eh. May pagtitipo ng samahan namin. Ha? Gabing-gabi na. Eh, ganitong oras talaga lagi ang pagpupulong. At saka, hindi naman kami lalayo. Nasa malapit lang naman ang bahay na pupuntahan ko. Makikisuyo na lang ako kay Estang ha? Baka kasi magising. Sige ate. Ako nang bahala kay Estong. Mag-iingat ka sa paglabas mo ha? Hindi naman ata delikado ang lugar na ito eh, no? Nako, hindi. Puro mga miyembro ng samahan ang nakatira sa lugar na ito. Ikaw na nga lang ang hindi pa eh. Ayaw mo kasing magpamiyembro na. Hindi po kasi ako handang magpalit ng relihiyon eh.
Ay sige, naiintindihan ko. O sige na, aalis muna ako. Tumango lang si Marcus. Hinatid pa niya sa may pintuan ng kapatid at siya na rin ang nagsara nito. Napapabuntong hininga na lang siya na bumalik sa sofa. Hindi niya maiwasan na hindi mag-alala sa kapatid. Miyembro kasi ang babae ng isang samahan. Kakaiba ang mga pananaw ng grupo pagdating sa pananampalataya at paraan ng kanilang pamumuhay. Ang buong komunidad ay puro miyembro ng samahan. Hindi lang sa pananaw sila magkakaiba, maging sa klase ng pananamit. Ang kalalakihan ay puro mahahaba ang buhok. Mahaba rin ang damit na umaabot sa talampakan. Bawal sa kanila ang magpagupit at mag-ahit ng bigote at balbas. Sa mga kababaihan naman, kailangan lagi silang nakadamit ng kulay itim. Bawal din sa kanila ang may palamuti sa katawan tulad ng hikaw at kwintas. Mahahaba din ang kanilang mga buhok na nakapusod palagi. Bawal din silang magpagupit at maging magpakulay ng mga kuko. Hindi naman agresibo ang samahan na kinabibilangan ng kapatid. Sa katunayan, normal naman ang mga kilos ng mga ito sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Lalo na ang mga kabataan. Ayon sa kanyang kapatid, hindi pa nila pinipilit ang mga bata na sumapi sa samahan. Walang pilitan na nangyayari. Hahayaan daw nila sa mismong may katawan ang magsabi kung handa na ba silang maging kapanalig ng samahan. Gusto pa sana niyang hintayin ang pag-uwi ng kapatid pero dahil sa gutom, nakatulugan na niya ang paghihintay rito. Nagising lang siya nang makarinig ng mga kaluskos sa may kusina. Iinat-inat pang siyang bumangon sabay sulyap sa orasan na nasa dingding. Alas 5 na pasado ng mga oras na yon. Ah, nagising ba kita? Pasensya na ang ingay ko ha. Hindi naman te. Kailangan ko din kasing umuwi ngayon umaga sa bahay eh. Eh, bago ka umalis, mag-almusal ka muna. Isasangag ko lang yung kanin at magluluto ako ng tapa. Sige te. Kakain muna ako bago umuwi. Maiba nga pala ako te. Nakita ko kasi kagabi sa kwarto ni Estong yung napakaraming gamot. Ano yun? Iinumin niya lahat? Ay oo, reseta yun ng doktor na tumitingin sa kanya. Hindi naman lahat ng gamot. Yung iba doon eh, mga vitamins niya. Baka may maitulong ako sa inyo. Magbibigay ako ng pambili ng mga gamot ni Estong. Ha? Hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba naman, te? Huwag ka na mahaya, pamangkin ko si Estong, no? Kaya tama lang na tumulong ako. Kung buhay pa si Papa, tsak na mag-aabot din yun. Ay, salamat Marcos ha. Kahit papano eh, nabunutan ako ng tinik. Sa totoo lang, mahina na ang patahian ngayon eh. Mabuti na lang nga, may nag-abot sa akin ang kapanalig ko. Kung hindi, mababaon ako nito sa utang para pambili ng gamot ni Estong. Ate, pwede ba akong humiling? Sana naman magsabi ka sa akin kapag may problema kayo sa pera ha. Huwag na huwag kayo mahiya sa akin. Ayoko na nangungutang pa kayo sa ibang tao kung nandito naman ako. Eh, hindi mo naman kami obligasyon eh. Anong hindi? Kapatid kita, kung anumang meron ako, tama lang na makinabang rin kayo ni Estong. Ito na nga lang ang magagawa ko para makabawi sa ginagawang pangapi sa inyo ng ina't kapatid ko eh. Hayaan mo na akong makatulong sa inyo. Baka makarating sa kanila yung kabutihan na ginagawa mo sa amin. Hindi nila malalaman. Hindi ako papayag na guluhin kayo ni Kuya Tony. Ay, ngayon pa lang eh. Nagpapasalamat na ako sa iyo. Matamis nang umiti si Marcos at inakbayan pa ang kapatid. Bago umalis ng umagang yon, iniwan na ng binata ang lahat ng pera niya sa kapatid. Nagpasabi pa siya na sa susunod at magbibigay ulit ay nangako rin siya na siya na ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng pamangkin. Kitang-kita naman ang hiya kay Desa ng mga oras na yon. Hindi rin niya magawang tumingin ng diretso sa kapatid habang inaabot nito ang pera sa kanya.
para kasing gusto niyang maluha. Nilunok na lang niya ang kanyang pride alang-alang sa anak. Nang makauwi naman si Marco sa kanilang bahay, sinalubong agad siya ng paggalit na tanong ng kanyang kapatid. Oh, saka nagpalipas ng gabi? Sa bahay ng kaibigan ko. Sinong kaibigan? Kahit sabihin ko naman sa inyo kung sino, hindi mo naman kilala yun eh. Kahit hindi ko kilala, sabihin mo pa rin kung sino. Eh, kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa akin, ha? Bakit? Bawal bang tanungin ka? Kaya mo na ba sarili mo? Nasa tamang edad na ako. Alam ko na ang mga ginagawa ko. Hanggat narito ka sa poder namin ng mama, pakikialaman ko ang lahat ng ginagawa mo. At wala kang karapatang magreklamo. Eh kung ganun rin naman pala eh, mabuti pang umalis na lang ako sa bahay na to kaysa maging robot na sunod-sunuran sa inyo. Ah, ganun. Eh di umalis ka. Ano bang pinagmamalaki mo? Yung mana mo? Eh kung hindi mo kaya nakuha yon, para matanggal na yung yabang mo. Eh bakit? Ano bang gagawin mo? Kakamkamin mo rin? Katulad ng mana para sana kay Ate Desa? Sige, diyan ka naman magaling eh. Anong sabi mo? Ulitin mo nga! Totoo naman, di ba? May ginawa ka para hindi mapunta sa kanya ang manang ibibigay ni Papa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi natin kapatid ang babaeng yun? Anak lang siya sa labas! Itanim mo yan sa kukuti mo! Kahit ano pang sabihin mo, kapatid pa rin ang turing ko kay Ate Desa. Hindi na yun magbabago kahit ano pa ang gawin mo. Bago pa makasagot si Tony, mabilis na siyang natalikuran ng kapatid. Nagngingit-ngit naman siya na naiwan doon. Ilang sandali pa, nilapitan siya ng ina para pakalmahin. Narinig nito ang mainit nilang pagtatalo. Maras namang huminga si Tony. Nang araw na yon, nakipagkita si Marcos kay Attorney Lopez. Bakit mo akong gusto makausap, iho? Meron ka bang mga katanungan tungkol sa natanggap mong mana? Hindi po tungkol sa mana ko. Gusto ko lang malaman kung talaga bang walang iniwan ng Papa kay Ate Desa. Ha? wala talaga, iho eh. Pinagdududahan mo bang huling habilin ng ama mo? Eh kasi po, sa pagkakaalam ko, may manang dapat na matanggap si Ate Desa. Nagtataka lang ako eh, kung bakit nagbago ang isip ng Papa na pamanahan siya. Ay, sa totoo lang, hindi ko kayang sagutin yan, iho eh. Tanging ang Papa mo lang ang nakakaalam sa bagay na yan. Subusunod lang ako sa lahat ng ipinag-uutos niya. Ganun po ba? O sige, may tanong pa po ako. Sigurado po ba kayong walang kinalaman ng Kuya Tony sa huling habili ng Papa? Wala naman, iho. Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan? Eh dahil matindi ang pagtutol niya na pamanahan si Ate Desi. Baka lang kako, tinatakot niya kayo. Ay, maniwala ka, iho. Hindi ako kayang takutin ng kahit na sino. Buo ang katapatan ko sa Papa mo. Hindi ko siya magagawang traidorin. Sige po, panghahawakan ko po yung mga sinabi ninyo. Siguro po, hahatian ko na lang si Ate Desa sa manang makukuha ko. Kailangan niya kasi ng pera ngayon eh. May sakit yung nag-iisa niyang anak. Kailangan niya ng malaking halaga. Ha? Ganun ba? Magbibigay din ako ng tulong. Sa'yo ko na lang ipapaabot. Ay, maraming salamat po. Hindi ko po tatanggihan ang inaalok niyong tulong. Hindi na rin nagtagal pa si Marcos. Nagmamadaling na rin siyang umalis. Si Attorney Lopez ay nakipagkita kay Tony. Hindi nagusan nung huli ang mga sinabi sa kanya na matandang abogado. Bakit mo ba sinasabi sa akin yan? Eh baka lang kako magbago pa ang isip mo at ibigay mo yung nararapat kay Desa. May sakit ang anak niya na pamangkin mo. Hindi ko nga itinuturing na kapatid ang babaeng yan. Mas lalo na yung hindi ko ituturing na pamangkin yung anak niya. Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma ba ka mo? Bakit? Kinarma ka na ba dahil sa mga nagawa mong kasalanan dati? Kung ano man ang mga nagawa ko noon,
hindi ko yung sinasadya. Matagal ko nang pinagsisihan at ipinagpasa Diyos ko na ang lahat. Ibig bang sabihin yan, tatraydurin mo na ako? Sasabihin mo ba kay Marcos at sa babaeng yun ang ginawa ko? Hindi. Wala akong gagawin na kahit ano. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Hoy, binabalaan kita ha. Wala kang pagsasabihan sa mga pinagawa ko sa'yo. Dahil alam mo na ang gagawin ko. Marahan namang tumango si Atty. Lopez. Habang butil-butil ang pawis sa kanyang noo, nang maiwan siyang mag-isa sakalang pinakawalan ang pinipigil na paghinga. Nagtagal pa siya sa lugar na iyon ng ilang minuto bago naisipang umuwi. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng asawa at sinabing handa na ang lahat ng kanilang gamit. Kanina, tinawagan niya ito at sinabing tuloy ang kanilang planong paglayo kung saan hindi na siya maaabot ni Tony. Ngunit bago yon, gumawa muna siya ng isang sulat at saka yun ipinadala kay Desa. Bahala na ang babae sa kung ano ang gagawin nito. Basta siya, ilalayo na niya ang kanyang mag-ina. Nang makarating kay Desa ang sulat, nilamukos niya yon habang nanginginig sa galit. Matalim ang titig niya habang nakatingin sa kawalan. Pilit niyang hinahamig ang nararamdaman ng mga sandaling yon. Nung una, baliwala sa kanya kung wala man siyang makuha. Pero nang makumpirma na totoo ang hinala niya, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Lalo't kailangan niya ng pera para sa pampapagamot ng anak. Isang desisyon ang nabuo sa kanya. Nagpaalam lang siya sa kanyang anak na meron lang siyang kailangan asikasuhin. Dumiretso siya sa bahay ng ama. Naalala na naman niya kung paano siya ipagtabuyan noon na mag-ina. Makailang beses pa siyang huminga ng malalim. Nang nasa harapan na siya ng gate, bigla yung bumukas. Isang magarang sasakyan ang lumabas. Huminto yun sa tapat niya. Nang bumaba ang sakay noon, biglang sumikdo ang dibdib niya. Oh, anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mong pumunta dito. Di ba sinabihan na kita na huwag ka na magpapakita dito? Hindi ako pumunta dito para sa pansariling interes. Nandito ako para sa anak ko. Nakikiusap sana ako na ibigay niyo sa kanya ang parte niya sa mana. Ha? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Alam ko na ang totoo. Wala na akong pakialam sa parte ko. Pero sana ibigay niyo yung para sa anak ko. Mahabang gamutan ang kailangan niya. Malaking tulong ang perang iniwan ng kanyang lolo para sa kanya. Ang galing mo rin gumawa ng kwento, no? Pwede ba? Umalis ka na? Bago pa kita ipakaladkad sa gwardya? Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ibinabalik ang perang ninakaw mo sa anak ko. Ah, ganun ba? Ang kapal ng mukha mong sabihan akong magnanakaw? Santiago! Ilabas mong alaga natin si Bruno! Tingnan ko lang kung saan tatagal ang pagmamatigas ng babaeng to! Hindi naman natinag si Desa sa kanyang kinatatayuan. Kahit nang ilabas ng gwardya ang malaking itim na aso, walang tigil ang pagtahol nito habang matalim ang titig sa kanya. Nang iutos ni Tony na bitiwan ang tali ng aso, sandaling natigilan ang gwardya. Sa huli, sinunod pa rin ito ang amo. Napatakbo naman si Desa pero sa laki at bilis ng hakbang ng aso, naabutan siya nito. Kung saan sa ang parte ng katawan siya nito kinagat. Napapasigaw na lang siya sa sakit habang si Tony ay tawa ng tawa habang nakatingin sa kanya. Sa nanlalabong paningin, nakita pa niya ang pagdating ng isang pamilyar na motor. Malayo pa lang natanaw na ni Marcos ang nakakapangilabot na tanawin na yon. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo ng motor at saka dinaluhan ng kapatid. Sinigawan nito ang gwardya na ilayo ang aso. Agad naman itong sumunod sa kanya. Nagdilim naman ang mukha niya nang makita ang mga kagat ng aso sa katawan at leeg ng kapatid. Ayos ka lang ba? Oo. Pwede mo ba akong iuwi? Sa ospital kita dadalhin. Sandali lang ako. May kailangan lang akong harapin. Wag na Marcos. Hayaan mo na lang siya. Nagmistulang bingi ang binata sa pakiusap ng kapatid.
agad nitong dinuro-duro ang kapatid na walang mababakas na pagsisisi sa mukha. Paano mo nagawang ipalapa sa aso ang kapatid natin? Tao ka ba o asal demonyo na? Hoy! Huwag mo akong pagsalita ng ganyan, ha? Baka nakakalimutan mo, kapatid mo ako. Mas matanda ako sa'yo. Dahil sa ginawa mong to, parang nakapagsisisi na naging kapatid pa kita. Ah, ganun, ha? Tinatakwil mo na ako? Sige, itakwil mo ako. Akala mo naman meron kang may pagmamalaki. Hindi mo ako kailangan ipagtulakan. Aalis ako. Hindi lang kita ipagtutulakan. Papakaladkad pa kita kapag hindi ka pa umalis. Isama mo na yung babae na yan. Magsama kayong dalawa. Nagtagisan pa sila ng tingin nito bago tumalikod si Marcos. Dinala niya ang kapatid sa pinakamalapit na ospital para ipagamot. Mabuti na lang hindi ganun kalalim ang mga sugat nitong tinamo. Nang makalis ang doktor na gumamot rito, sakalang niya ito inusisa. Ano bang ginagawa mo kasi sa bahay namin? Nalaman ko kasi ang totoo. Kagagawa ni Tony kung bakit wala kaming namana ng anak ko kay Papa. Paano mo nalaman? Nagpadala ng sulat si Attorney Lopez sa akin. Sinabi niya ang lahat. Ano? Pero kinausap ko siya at pilit na pinapaamin eh. Matandang yun oh. Pinagkatiwalaan siya ng Papa. Tapos ganun lang ang gagawin niya? Baliwala sa akin yun para sa akin. Pero sana, ipinaubayan na lang sana ng kapatid mo yung para kay Estong. Swapang talaga yung kapatid kong yun eh. Wala siyang puso. Dinay pa niya sa sama ng ugali yung ina namin. Ang mama, matapobre pero hindi ganun kaswapang. Siguro, kailangan ko na lang isuko ang karapatan namin mag-ina. Baka mas malala pa yung gawin niya sa akin. Ayokong maiwang mag-isa si Estong. Hindi na ako papayag na may gawin pa siyang masama sa'yo. Ako nang bahala. Mabuti pa eh. Ihatid mo na lang ako sa bahay. Hinihintay na ako ni Estong. Hindi yun sanay na matagal akong mawala. Sigurado ka bang kaya mo na? Oo. Sa bahay na lang ako magpapagaling. Sabi naman ng doktor eh, hindi ganun kalalim ang mga sugat ko. Inayos lang ni Marcos sa mga babayaran sa ospital. Pinayagan naman silang umuwi ng doktor. Pagdating sa bahay, nagulat si Estong sa nakitang kalagayan ng ina. Anong nangyari sa iyo, Nay? Naaksidente ako sa daan. Buti na lang eh, napadaan ang Tio Marcos mo. Okay na po ba kayo? Dapat siguro eh, nasa ospital muna kayo eh. Galing na nga kami doon. Pinauwi na kami ng doktor dahil maayos na rin ang lagay ko. Mabuti naman po kung ganun. Sobrang natakot ako eh. Ikaw talaga bata ka. Hindi naman malala ang nangyari sa akin eh. Paano? Aalis na muna ako. Babalik na lang ulit ako ha. May kailangan lang akong asikasuhin. Inatid ko lang yung nanay mo dito. Salamat po, Tiyo. Wala yun. Paano Ate Desa? Aalis na muna ako ha. Huwag ka munang makikilos. Salamat ulit sa'yo. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Tumungo lang si Marcos at saka tumalikod na. Dumiretso siya nang uwi sa kanila. Pagdating sa bahay, naabutan niyang naghahapunan ng kapatid at ina. Masaya pang nagkukwentuhan ang mga ito. Nahinto lang ang mga ito nang makita siyang paparating. Pabigla pang tumayo si Tony habang galit na nakatingin sa kanya. Oh, anong ginagawa mo dito? Di ba tinakwil mo na ang pamilyang ito? Ikaw lang ang tinakwil ko. Nakakaya ka maging kapatid eh, pagkatapos ng mga ginawa mo. Anong sabi mo? Oh, ito nga pala yung binayaran namin sa ospital. Sinama ko na rin dyan yung mga gamot na kailangan mong bayaran. Aba, ang kapal naman ng mukha mo para singilin ako. Ano, inutusan ka ba ng babaeng yun para perahan ako, ha? Hindi niya ako inutusan. Ano kala mo sa akin? Katulad ni attorney na nauutusan? Bakit? Bakit naman napasok dito yung abogadong yun? Oh, bakit bigla ka nalang namutla dyan ha? Parang nabanggit lang si attorney eh. Pwede ba? Umalis ka na sa bahay na to. Total naman eh, mas kampi ka sa babaeng yun eh. Aalis talaga ako. Bayaran mo muna yan. Eh kung ayoko? Madali naman akong kausap eh. Magsasamba kami ng kaso laban sa'yo.
Ano ka mo? Sa tingin mo matatakot mo ako? Alam ko naman na hindi ka natatakot, makulong. Pero takot ka sa iskandalo. Ay, oo nga pala no. Sa isang linggo na yung pamamanhikan mo sa babaeng pakakasalan mo. Paano kaya kung sabihin ko kay Sheila ang mga ginawa mo? Sa tingin mo kaya papayag na siyang magpakasal sa'yo? Talaga bang sinusubukan mo ako, ha? Umalis ka na dito! Bago pa kita kalad ka rin palabas! Aalis naman talaga ako eh. Ibigay mo lang yung mga kailangan ko. Ngumiti pa ng nakakaloko si Marcus na lalong nagpagalit sa kapatid. Nang sulyapan niya ang ina, nakatulala lang ito sa kanila. Baka sa mukha ang pagkalito kung sino ang kakampihan sa kanilang dalawa. Lihim na lang siyang napapaismid dahil batid niya na kahit mali ang kapatid, ito pa rin ang kakampihan nito anumang mangyari. Napilitan namang ibigay ni Tony ang hinihingi ng kapatid. Sa sobrang talim ng pagkakatitig niya dito, kulang na lang maglabas ng patalim ang kanyang mga mata at itarak dito. Pero hindi niya akalain na mas tuso ang kapatid. Lingid sa kanya, kinausap na nito ang kanyang nobya at sinabi rito ang lahat. Kinuha lang ni Marcus ang lahat ng mahalagang gamit niya, kasama ang bola na ipinangako niya sa pamangkin. Hindi naman maiwasan na madismaya siya dahil sa kawalan ng boses ng ina. Hindi na siya nagtataka kung pati ito ay takot sa mismong anak. Nagulat naman si Desa nang bumalik siyang dala ang mga gamit niya. Tama bang naiisip ko na pinalayas ka ng kapatid mo? Matagal ko na talagang gustong umalis doon. Ngayong wala na ang papa, wala nang dahilan para maglagi pa ako sa bahay na yon. Sa bagay nga, pagkatapos ng ginawa mong pagtatanggol sa akin, hindi posibleng pag-initan ka lagi ng kapatid mo. Okay lang naman ba na dumito muna ako pansamantala? Wala na kasi akong ibang mapupuntahan eh. Kahit habang buhay ka pang tumira dito sa bahay namin, tsak na matutuwa si Estong kapag nalaman niya na dito ka natitira. Ngayon pa lang eh, nagpapasalamat na ako ate. Ay, siya nga pala. Nasaan nga pala si Estong? Ayun, sinundo ng kaibigan. Makikipanood lang daw ng TV. Dala ko kasi yung bola na ipinangako ko sa kanya eh. Tsak na matutuwa yun. Narinig ko nga minsan eh, ipinagmamalaki niya sa mga kabarkada ang tungkol sa bola na yan. At saka, bumili na rin ako ng mga kailangan niyo dito sa bahay. Binilhan na rin kita ng mga gamot. Oh, ang dami mo naman pinamili. Malaki na ang utang ko sa iyo, ha? Huwag ka mag-alala, hindi to utang. Ano ka ba? Nakakaya naman sa iyo. Hindi ko naman pera to eh. Galing ang perang pinambili ko nito kay Kuya Tony. Ha? Galing sa kanya? Paanong nangyari yon? Ganito kasi yon. Tinakot ko siya. Habang kinukwento ni Marcus sa kapatid ang mga nangyari, nakamaang naman ito. Baka sa mukha ang hindi pagkapaniwala sa kanyang ginawa. Naiinip pa ito na tinulungan siya sa pag-aayos ng kanyang pinamili. Maya-maya lang, dumating na rin si Estong. Nagulat ito nung una nang makitang bumalik ang tsuhin. Sa huli, natuwa ang binata nang malaman na doon natitira si Marcus. Nadagdagan pa ang saya nito nang iabot na ng tsuhin ang bola na dala nito. Pinatalbog pa yun sa loob ng bahay. Sinaway lang ni Desa dahil naiingayan siya. Pwede po bang lumabas ako sandali, Nay? Ipapakita ko lang doon sa mga kaibigan ko. Ay nako, gabi na. Bukas mo na lang yan ipakita sa kanila. Baka mamaya eh, makaistorbo pa kayo sa mga namamahinga na. Tamang nanay mo, bukas mo na lang ipakita yan. Magpahinga ka na, bawal sa iyong napupuyat. Sige po, papasok na po ako sa kwarto. Salamat po ulit, Tio Marcus ah, dito sa bola. Wala yun. Basta galingan mo sa paglalaro ah. Opo, makakaasa po kayo. O paano, may iwan ko na po kayo dyan ah. Nakakatuwa yung anak mo, no? Napakadaling pasayahin. Eh si nanay ko kasi siya na makontento sa kung anong meron kami. At magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap namin. Maayos ang pagpapalaki mo sa kanya, no? Mahirap magpalaki ng anak, lalo't wala akong katuwang. Maraming beses noon na gusto ko nang sumuko. Pabuti na lang nakilala ko ang sama nila Apo Islaw. Sila ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa.
ipinakilala nila sa akin ang bagong paraan ng pagsamba sa totoong Panginoon. Mabuti hindi ka sumuko. Hindi na ako susuko, lalo't kailangan ako ni Estong. Siya ang lahat sa akin. Walang saysay ang buhay ko kung wala siya sa piling ko. Kapag nagkaroon ka rin ng anak, maiintindihan mo rin ako. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na rin na magpapahinga na si Desa. Kumikirin na naman daw kasi ang mga sugat nito. Ipinaalala naman niya na uminom muna ito ng gamot bago matulog. Habang nakahiga sa sofa, laman ng isip ni Marcos ang sinalihan na samahan ni Desa. Hindi niya maiwasan na mag-alala rito. Baka kasi naliligaw na ito ng landas pagdating sa pananampalataya. Pero nag-aalangan naman siyang pagsabihan ito. Naisip niya na sino ba siya para pangaralan ito. Samantalang siya ay hindi rin ganun kalalim ang pananampalataya niya. Nakatulugan na lang niya ang ganoong kaisipan. Nagising siya sa tilaok ng tandang. Napangiti pa siya nang marinig muli ang tilaok. Sa bahay kasi nila, hindi tandang ang gumigising sa kanila kundi alarm clock. Sa kauna-unahang pagkakataon din, nakaramdam siya ng katiwasayan. Hindi man malaki at malambot ang kanyang hinihigaan, kapayapaan naman ang hatid nun sa kanya. Saktong nakabangon na siya nang lumabas ng silid si Desa na iika-ika ang paglalakad. Pinati pa siya nito. Ayos ka na ba? Baka hindi ba pa kaya ha? Kaya ko na. Makirot lang pero kaya ko namang kumilos. Isa pa, hindi ako sanay na matagal nakababad sa higaan eh. Ako na lang gagawa sa kusina. Huwag ka na lang muna kumilos. Eh, marunong ka bang magsaing? Ha? Ay, madali lang naman yun. Ituro mo na lang sa akin, hindi kaya i-YouTube ko. Ay nako, ako na lang. Baka mamaya eh, kahit magpaparingas ng apoy eh, hindi ka marunong. Kaya ako na lang. Tulungan mo na lang ako. Iabot mo na lang yung mga kailangan ko sa pagluluto. Napakamot naman na walang ginawa si Marcos kundi sumunod na lang sa kapatid. Habang nanonood sa mga ginagawa nito, hindi maiwasan na mapabilib siya. Maya-maya lang ay tapos na ito magluto. Sakto naman na nagising na rin si Estong. Masaya pa silang nagkukwentuhan habang nag-aalmusal. Lalabas po muna ako, Nay, pagkatapos natin kumain ha. Ay sige, pero hugasan mo muna ang mga pinagkainan natin. Opo, Nay. Kayo po, Tio Marcos. Baka po gusto niyong sumama sa akin. Sa susunod na lang siguro, iho. Naiwan naman silang dalawang magkapatid sa sala. Muli nilang inungkat ang nangyari. Nagtanong pa si Desa kung ano ang plano niya. Makakaya mo kaya ang buhay dito sa maliit naming komunidad? Hindi ka sanay sa ganitong buhay eh. Oo naman, masasanay din ako. Huwag ka mag-alala ate, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Eh, hindi naman yun ang inaalala ko. Hindi ka kasi sanay sa kasimpleng pamumuhay. Ayokong mahirapan ka. Eh, sa totoo lang ate, dito ko nahanap yung kapayapaan na hinahanap ko eh. Hindi naman lahat ng oras eh, pera ang magpapasaya sa tao. Pero, pera ang kailangan natin para mabuhay. Ang ibig kong sabihin, sa bawat kilos natin, kailangan natin ng pera. Eh, tama ka. Minsan, pera din ang ugat ng kasamaan ng tao. Dito mo yung nangyari kay kuya. Dahil sa pera, naging swapang sa lahat ng bagay. Sana naman eh, maisip na niyang magbago, bago mahuli ang lahat. Baka kapag dumating yung karma niya, wala na siyang pagkakataon para magbago eh. Tsak, hinahanap ka nun. Oras na malaman niya ang ginawa mo, baka kung ano na ang gawin niya sa iyo. Paghahandaan ko yung araw na yun. Hindi naman nakaimik si Desa. Nang sulya pa nito ng binata, hindi niya mabasa ang naglalaro sa isip nito. Binago na lang nila ang kanilang usapan. Nagbibigay lang kasi ng mabigat na pakiramdam tuwing pinag-uusapan nila ang kapatid. Tinanong na rin ni Marcos ang totoong sakit ni Estong. Labis siyang nagbulat sa nalaman. Akmang magbibigay sana siya ng payo nang may dumating.
kasama niya ito sa samahan na kinabibilangan nito. Ani ng bagong dating, may mahalaga daw silang pagpupulong. Sinabi rin ito ang oras na kailangang nandun. Pagkatapos sabihin ng sadya, umalis na rin ito kaagad. Ang tawag namin sa kanya ay mensahero. Siya ang tagapagbalita sa lahat kapag may nais ipahatid ang aming pinuno. Ah, ganun po ba? Matagal na ba yung samahan ninyo? Medyo matagal na rin. Malaki ang utang na loob ko sa samahan namin. Kahit anuman ang mangyari ay hindi ko sila magagawang talikuran. Naintindihan ko. O paano? Maiwan mo na kita. Baka ako'y mahuli pa. Sasama na kita. Baka hindi mo pa kaya maglakad ng malayo eh. Ay, huwag ka mag-alala. Kaya ko na ang sarili ko. Tatlong bahay lang naman mula rito ang pupuntahan ko. At isa pa, bawal pumunta doon kapag hindi ka pakasapi. Kahit si Estong, hindi pa nakakarating sa bahay ng pinuno namin. Hanggang labas ng bakuran lang siya lagi. Eh, bakit hindi pa pala kasali si Estong? Hindi pa daw siya handa sa bagong tungkulin. Kapag kasi bago kang miyembro, may mga tungkulin ang bawat kasapi. Kailangan mong sumunod para malaman kung handa ka na bang magpasakop. Eh, bata pa naman si Estong eh. Hayaan mo na lang mag-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko naman siya pinipilit pa. Pero sana, sa madaling panahon eh, sumama na rin siya sa akin para maging iisa na ang aming layunin sa buhay. Nang lumabas si Desa, nasundan na lang to ng naiiling na tingin ng binata. Lumipas ang 2 oras, hindi pa rin bumabalik si Desa at maging si Estong. Inabala na lang ng binata ang sarili sa pagbabasa ng madalang libro. Maya-maya lang narinig na niya ang boses ni Estong na nagpapaalam sa mga kaibigan. Nung pumasok ito, basa ito ng pawis. Namumula rin ang mukha nito dahil sa pagkakabilad sa araw. Oh, kumusta ang paglalaro niyo? Okay naman po. Sobrang saya namin kanina. Sayang nga po eh, umaambo na. Ay teka, si nanay po. Eh, kanina pa umalis eh. May pumunta dito at sinabing may pagpupulong sila ngayon. Ang mabuti pa eh, magpalit ka muna ng damit. Baka matuyuan ka ng pawis. Kakasakit ka na naman yan eh. Eh sige po, magpapalit lang po ako. Pumasok sandali si Estong sa kwarto nito para magpalit ng damit. Si Marcus naman ay dumungaw sa bintana. Lumalakas na ang mga patak ng ulan. Ilang minuto lang, tuluyan ang bumagsak ang malakas na ulan na sinabayan pa ng panakanakang pag-ihip ng hangin. Isinara na lang niya ang bintana para hindi pumasok ang apyas ng ulan. Paglingon niya ay naroon na muli sa sala si Estong. Umupo ito sa upuang malapit sa kanya. Tsak na mamaya pa yung si nanay. Madalas kasi kapag ganyang pagpupulong eh, matagal eh. Marami pa silang isinasagawang ritual ba yung tawag doon? Eh, paano mo naman nalaman? Di ba bawal kang pumunta sa bahay kung saan sila nagsasagawa ng pagpupulong? Bawal nga po, pero minsan isinama ako ng kaibigan ko para sumilip sa ginagawa nila eh. Kaya nakita namin yung ginagawa nila. Eh, buti hindi kayo nahuli. Hindi naman po. Masyado silang abala para mapansin kami. Simula noon, hindi na kami bumalik. Hindi namin kinaya yung ginagawa ni Lee. Bakit? Ano bang nakita nyo? Ha? Huwag nyo pong sasabihin kay nanay ha. Sa inyo ko lang po sasabihin yung nakita namin ng kaibigan ko. Wala kaming pinagsabihan na kahit na sino eh. Masyado kasing sagrado yung ginagawa nila. Oo naman no. Promise, atin-atin lang yung mapag-uusapan natin. Mataman muna siyang tinitigan ng binata bago nito sinabi ang nalalaman sa samahan na kinabibilangan ng nanay nito. Kahit siya ay nabigla din, hindi kasi ganoon ang inaasahan niya. Noon niya natiyak, maling grupo nga ang sinalihan ng kapatid. Marami pang ipinagtapat ang pamangkin tungkol sa samahan. Yun daw ang rason nito kung bakit ayaw nitong sumali kahit anong kumbinsi ng ina.
Gusto ko ngang ilayo si inay sa samahan na yun eh. Pero hindi ko alam kung paano. Eh, sinubukan mo na bang kausapin siya sa bagay na yan? Ilang beses niya. Pero saradong isip niya eh. Buo na yung paniniwala niya na ang samahan na yun ang magliligtas sa amin. Ay, minsan kasi yung ganyang samahan, ang target nila yung mga taong dumadanas ng kalupitan sa mundo. Mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Ganun ang mga taong tinatarget ng samahan para mas madali nilang mahikayat ng mga matatamis nilang salita yung mga tao. Mga pangaral na sila lang din ang gumagawa. Sinamantala nila ang inay mo noong mga panahon na yon. Eh, hindi ko sinisisi ang inay mo. Biktima rin lang siya kung tutuusin. Pero hindi natin hahayaan na manatili pa sa samahan yung nanay mo. Kakausapin ko siya mamaya. Ngunit gabi na, hindi pa rin dumarating si Desa. Pagkatapos ng hapunan, sinabihan niya si Estong na mauna ng matulog at siya na lang ang bahala maghintay sa nanay niya. Para hindi agad antukin, kahit hindi naman talaga nagkakapi sa gabi, nagtimpla pa rin siya at habang humihigop sa tasa, panay ang sulyap niya sa orasan na nasa dingding. Sa kabila ng tapang ng kapeng tinimpla, ilang oras lang nakakaramdam na naman siya ng antok. Pinilit na lang niyang labanan yon. Lumipas ang ilang sandali, naririnig na niya ang marahang pagkatok ng kapatid sa may pinto. Pagtingin niya sa orasan, pasado alas 12 na. Agad siyang lumapit sa may pintuan at binuksan yon. Nabungaran niya ang kapatid na tila pagod na pagod at nanghihina. Agad na rin itong pumasok. Pasensya ka na kung naabala ko ang pamamahinga mo ha. Nakalimutan ko kasi yung susi eh. Eh, sadya talaga kitang hinintay te. Pinauna ko nang matulog si Estong. Eh, bakit? May nangyari pa habang wala ako? Oh, wala naman. Gusto lang kasi kitang kausapin ng masinsinan te. Sana wag mo mamasamay ng sasabihin ko sa'yo ha. Kahit kasi ang anak mo eh. Nag-aalala na sa'yo. Nag-aalala ang anak ko sa akin? Eh bakit naman? Tungkol sa naman ang pinag-aalala niya sa akin? tungkol sa samahan na kinakaaniban mo? Ano naman ang tungkol sa samahan na kinakaaniban ko? Bakit hindi niya ako kausapin ng direkta? Eh siguro, nahihiya din ang anak mo. Pareho kami ng opinion ni Estong eh. Sa tingin namin, walang may dudulot sa iyong mabuti ang samahan na yan. Batid ng anak mo ang nangyayari sa loob ng samahan na yan. Walang ginagawang masama ang pinuno namin. Nabubulag ka lang sa kasinungalingan nila. Hindi ka nila maililigtas kagaya ng pangako ng namumuno sa inyo. Aba't sino ka para sabihin yan? Palibhasa ka. Wala ka noong mga panahon na lubog ako. Noong mga panahon na nahihirapan kami ng anak ko. Tanging sila lang ang naging karamay ko noong mga panahon na yon. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kahit kailan, hindi ko sila magagawang talikuran. Kahit ano pa ang sabihin nyo ni Estong. Ate, nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan ni Estong. Sa lahat ng darating na pagsubok sa inyo, hindi ko kayo iiwanan. Magiging karamay nyo na ako sa lahat ng oras. Kahit totoo pa yung sinasabi mo, hindi ko tatalikuran ng unang pamilyang tumanggap sa amin. Oo, pamilya na ang turing ko sa kanila. Kaya kung maaari, huwag ka magsasalita laban sa kanila. Dahil para mo na rin akong tinatarakan ng punyal ng paulit-ulit dito sa dibdib ko. Mabuti pa, ikaw na lang ang sumapi para maliwanagan ka. Pero ate, gusto lang naman namin na tama na! Kung talagang kapatid ang turing mo sa akin, irespeto mo ang anumang desisyon ko at kagustuhan. Kung ipipilit mo yung gusto mo, mabuti pang mawala ka na lang ng tuluyan sa amin. Total naman eh, kailan ka lang naman namin nakilala? Napamaang naman si Marcos sa huli mga tinura ng kapatid. Natulala pa rin siya sa kanyang kinatatayuan dahil may ilang minuto na siyang iniwan doon ng kapatid. Napasuklay na lang siya sa sariling buhok. Mukhang hindi na niya kaya pang baguhin ang paniniwala ng kapatid. Nang mga sumunod na araw, hindi na ulit yon binanggit sa kapatid. Naging maayos naman ang pakikiharap nito. Minsan, tinanong niya ito tungkol sa palaging paglabas-labas nito sa gabi. Anito, lagi daw may pulong na nagaganap.
Eh, tungkol naman sana ng pagpupulong ninyo. Baka may maitulong ako. Ay, kukunin na daw ang lupang kinatitirikan ng komunidad namin. Ha? Akala ko ba ang lupang ito eh, sa pinuno ng samahan ninyo? Eh, yun ang sabi niya sa amin. Kaya hindi daw kami aalis dito. May mga ipinakita naman siyang dokumento na nagpapatunay na sa ninuno niya ang lupang ito. At saka, bakit pagkatapos ng 3 dekada, sakalang lalabas ang nang-aangkin ng lupang ito? Eh mukhang malaking problema nga yan. Minsan, dahil sa agawan ng lupa, nakakagulo pa. Eh wag naman sanang umabot pa sa ganon. Kami pa rin kasi ang kawawa kapag nagkataon. Eh kung sakali na magkagulo, maghahanap ako ng maaari nating malipatan. Hindi naman siguro aabot na kailangan nating umalis sa lugar na ito. Eh pero ate, kailangan natin magsiguro. Alang-alang kay Estong. Ay, o sige. Ikaw na nga ang bahala. Basta, para kay Estong. Maiba nga pala ako ate. Kilala niyo ba kung sino ang taong umaangkin sa lupang ito? Hindi rin kilala ni Apo. Noon lang daw niya narinig ang pangalan nito. Pero hindi maganda ang kutob ko sa kung sino man yon. Ganun din ang nararamdaman ni Marcos. Pero sinarili na lang niya ang bagay na yon. May pagkakataon pa na halos hindi na umuwi si Desa sa kanilang bahay. Anito, kailangan nilang magsagawa ng mataimtim na panalangin para sa kaligtasan ng maraming miyembro. Sa pamamagitan di umano ng kanilang pagsasakripisyo, maahadlangan nila ang masamang taong gustong umangkin sa lupang kinatitirikan ng kanilang komunidad. Dahil sa malimit na pag-alis-alis ng babae, hindi na nito napansin na masama na naman ang pakiramdam ng anak. Si Marcos na lang ang nag-aasikaso rito. Pilitin mo kumain para lumakas ka kagad ha. Eh busog na po talaga ako eh. Baka isuwa ko lang kapag pinilit ko pa. O sige. Pero uminom ka lagi ng tubig. Mamaya eh lalabas ako. Pupunta ako sa talipapa na malapit lang dito sa atin. Gusto mo ba ng sinigang? Kahit ano po. O sige, magpahinga ka na. Babalik din naman kagad ako eh. Eh si nanay po ba wala pa rin? Baka gabihin na naman yon. Marami yata silang ginagawa ngayon eh. Sana matauhan na si nanay. Wala namang may tutulungan sa mana yun eh. Ipagdasal natin lagi na sana magbalik loob na siya. O sige, alis muna ako ha. Magpahinga ka na muna dyan. Dinala lang ni Marcos ang bayong na laging dinadala ng kapatid tuwing namamalengke ito. Habang naglalakad, iniisip pa rin niya ang kapatid at ang kalagayan ng pamangkin. Nang akmang tatawid na siya sa kabilang kalye nang magulantang sa malakas na busina ng isang sasakyan, tumigil yon sa mismong harapan niya. Nang bumaba ang sakay noon, nanlaki ang mga mata niya sa pagkakatitig nito. Oh, bakit parang nakakita ng multo? Ganyan yata kapag nakakagawa na kasalanan eh, no? Anong ginagawa mo dito? Pupuntahan ko lang sana yung lupang nabili ko malapit dito eh. Nagkataon naman na nakita kita. Talagang pinanindigan mo na ang pagsama mo sa babaeng yon, no? Tinalikuran mo na kaming tunay mong pamilya. Ikaw lang naman tinalikuran ko eh. Akala mo yata hindi kita matutuntun? Hindi naman ako nagtatago eh, kaya inaasahan ko na matutuntun mo ako. Akala mo yata palalampasin ko ang ginawa mo sa amin ni Sheila. Alam mo bang iniwan niya ako nang dahil sa mga paninira mo? Sinabi ko lang naman sa kanya kung anong kulay mo. Nasa kanya pa rin naman kung gusto niyang makasama ang isang swapang na katulad mo eh. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Ay, o nga pala. Ikaw na ang una kong sasabihan ah. Umalis na kayo sa lupa ko. Dahil kung hindi, baka pagsisihan niyo na kinalaban niyo ko. Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba matalino ka? Bakit parang lalong humina yung kukote mo? Yan kasi napapala ng mga taong sumasama sa kulto eh. Tingnan mo yung impluensya sa'yo ng babaeng yon. Huwag mong sabihin na ikaw ang gustong umangkin sa lupa ni na Ate Desa. Paano mo nagawang palabasin na ikaw ang nagmamay-ari ng lupang yon? At nabili mo kamo sa tunay na may-ari? Eh ang may-ari ng lupang yon eh ang pinuno nila eh. Natumbok mo rin! Hindi naman talaga ako interesado sa lupa na yun eh.
kung hindi kayo nakatira doon. Ganun ka ba talaga kaswapang? Inangkin mo na ang lahat sa mag-ina. Pati ba naman yung lupa ng mga taga ron, eh gusto mo pang angkinin? Anong klaseng tao ka ba? Kasasabi mo lang, isa akong swapang. Uy, teka lang. Kinakausap pa kita. Huwag mo akong talikuran, ha? Huwag mo nga madampi-dampi ang kamay mo sa akin, ha? Baka kung anong bakterya pa yung nakakapit sa kamay mo, mahawa pa ako. Binabalaan kita, ha? Tigilan mo na si Ate Desa. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa kanya, ha? Huwag mo akong tinatakot. Tumabi ka kung ayaw mong sagasaan kita. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Marcos na naiwang nakatayo sa gilid ng kalsada. Ilang minuto rin bago niya nahimig ang sarili. Para tuloy siyang nawala sa sarili. Pagdating sa bahay, kahit nagluluto siya, hindi pa rin maalis sa kanya ang pagharap nila ng kapatid. Pagdating ni Desa, agad niya itong kinausap tungkol sa nalaman sa kapatid. Kahit ito'y hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? Totoo ba yan? Siya mismo ang nagkumpirma. Kaya ate, nakikiusap ako. Umalis na lang tayo dito. Magpakalayo-layo na lang tayo. Ako nang bahala sa inyo ni Estong. Magbagong buhay na lang tayo sa ibang lugar. Hindi ko maaaring talikuran ang mga kasama ko. Pero ate, hindi tayo titigilan ni Kuya Tony. May tiwala ako sa pinuno namin. Hindi niya hahayaan na makuha ito sa amin. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Pero dito lang kami ng anak ko. Kahit anong pangungumbinsi ni Marcos sa kapatid, hindi niya ito napilit na umalis na lamang sa lugar. Malimit pa rin ang pag-alis ng babae. Minsan, hindi na rin ito natutulog sa bahay. Hindi na naman ba umuwi si nanay? Hindi eh. Pero hindi naman lumalayo ang nanay mo. Kaya huwag ka na mag-alala sa kanya. Hinihintay ko lang naman lagi ang pagdating niya. Sana makumbinsin niyo na po siyang umalis na lang kami dito sa lugar na to. Gusto ko din siyang mailayo sa samahan na yun eh. Ayokong dumating yung pagkakataon na mapipilitan na rin gawin ni nanay ang mga ginagawa ng mga kasama niya. Basta manalig tayo na hindi yung gagawin ng nanay mo. Na sana mas manaig pa rin sa kanya ang kabutihan. Pwede po bang sundin niyo na siya sa bahay ni Apo? Oh, akala ko ba bawal pumunta ang hindi pa miyembro ng samahan? Hindi naman po kayo papasok eh. Hanggang labas lang po kayo. Meron naman pong bantay doon. Sige. Pero okay ka lang ba na mag-isa dito? Opo, sandali lang naman po kayo eh. Namimiss ko na rin po kasi si nanay. Hindi na po niya ako naalagaan. Parang iniasa na lang niya po ako sa inyo. Namimiss ko po yung paglalambing niya sa akin. Sige, susundin ko na yung nanay mo. Sigurado naman ako na hindi kanya matitiis eh. Saktong paglabas ni Marcos ay may mga ilang kalalakihan naman ang dumating. Utos sa mga ito, sunugin ang ilang bahay sa Bukana para lumika ng kaguluhan sa mga residente doon. Gusto kasi na nag-utos na walang iba kundi si Tony na takutin ang mga naroon para kusa nang umalis. Dahil nangihina pa, nakatulog naman si Estong. Hindi na niya namalayan pa ang usok na pumapasok sa kanyang kwarto. Si Marcos naman na makarating sa bahay ni Apo Islao, hindi agad niya nilapitan ang bantay. Nagmatsyag pa siya sa malaking bahay sa kanyang harapan. Hindi yun mukhang bahay, mas mukhang simbahan yon. Lamang walang kahit na anong imahe na santo o krus. Naririnig din niya ang kantahan sa loob. Nakakita siya ng maliit na bintana sa tagiliran ng bahay. Kumuha siya ng tungtungan at sumilip sa loob. Labis ang panghihilakbot na naramdaman niya nang makita ang isang imahe ng kung anong hayop. May sungay yun at kulay pula ang mga mata. Ang mga miyembro ay nagpapatira pa sa harap nito. May ilan na kumakanta pa na tila alay rito. Ito pala yung sinasabi ni Esong na ginagawa ng kanilang miyembro. Kahit ako hindi sasapi eh. Demonyo pala yung sinasamba nila. Nang makarinig ng mga kaluskos, bumaba na siya at nagtago. Hindi nagtagal, lumabas na ang ilang miyembro kasama na si Desa. Agad niyang nilapitan ang nabiglang kapatid. Anong ginagawa mo dito? Bawal ka dito pumunta. Hindi naman ako pumasok eh. Dito lang naman ako sa labas.
Kahit na namimiss ka na ng anak mo, gusto ka niyang makita. Sana naman pagbigyan mo siya sa paglalambing niya. Ha? Oy, sige. Gising pa ba siya? Gising pa siya nung iwan ko eh. Halika na, umuwi na tayo. Tahimik naman ang sumunod si Desa. Malapit na sila sa kanila nang makita ang nagkakagulong mga tao. Parot parito sila habang sumisigaw ng sunog. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Desa. Binilisan pa niya lalo ang mga hakbang. Parang bibigay ang kanyang mga tuhod nang makitang isa ang bahay niya sa natutupok ng apoy. Ay, ang anak ko nasa loob! Pinilit nitong pumasok pero pinipigilan nito ng ibang naroon. Si Marcos naman ay walang takot na pinasok ang nasusunog na bahay. Ilang sandali pa, buhat na nito palabas ang katawan ni Estong. Maging ito man ay nagtamo rin ng pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sinalubong ito ng mga taga roon. Matapos maibaba ang katawan ni Estong, nawalan nito ng malay. Isang manggagamot naman ang lumapit sa kanila para gamutin ito at si Estong. Maririnig sa buong paligid ang panaghoy ni Desa habang nakatunghay sa wala ng buhay na katawan ng anak. Nahuli na si Marcos sa pagliligtas dito. May ilang paso din ang katawan nito at pasa. Marahil nakuha nito sa pagtatangkang makalabas sa nasusunog na bahay. Sa kabila ng paghihinagpis, hindi nakaligtas sa kanya ang usapan ng mga taga roon. Nahuli na di umano ang sumunog ng ilang bahay sa lugar. Malinaw na niyang narinig ang pangalan ng taong nag-utos sa mga ito. Nanalimbigla ang kanyang mga mata at kumuyom ang mga kamao. Isang linggo na ang nakalilipas simula na mangyari ang sunog na kumitil sa buhay ni Estong. Kahit si Marcos hindi pa rin matanggap na hindi niya nailigtas ang pamangkin. Pero tutol siya sa ginagawa ng kapatid. Ate, kailangan na natin ipalibing si Estong para matahimik na ang kaluluwa niya. Maawa ka naman sa kanya. Hindi ko siya ipalilibing hanggat hindi ko napagbabayad ang taong pumatay sa kanya. Pero ate, pwede naman natin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Estong kahit na ilibing na siya. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko siya ipalilibing hanggat hindi nagbabayad si Tony sa ginawa niya. Anong gagawin mo? Buhay ang kinuha ng kapatid mo. Pwes, kukunin ko rin ang buhay niya. Masama ang maghiganti, ate. Baka mas matindi pa ang bumalik sa'yo. Wala na akong pakialam pa. Total, kinuha na rin niya ang lahat sa akin. Ano pang silbi ng buhay ko kung wala na ang anak ko? Ate, naiintindihan kita. Ipagpasa Diyos na lang natin ang nangyari. Alam kong gagawa siya ng paraan para pagbayarin si Kuya sa mga ginawa niya. Ako na ang gaganti para sa anak ko. Para sa kawawa kong anak. Gagawin ko yon. Alam ko, sakalang siya matatahimik. Naaawa naman si Marcos sa kapatid. Para kasi itong nawawala na sa sarili. Kung ano-ano na rin ang sinasabi nito, kinakausap din ito ang anak na nakahiga sa mahabang lamesa. Hindi na rin niya matiis ang amoy na nagmumula sa bangkay ng pamangkin. Naagnas na kasi ang katawan nito. May lumalabas na rin na maliliit na uod sa bibig nito. Nasa harap ito ng imahe ng demonyong sinasamba ng kapatid at ng iba pang miyembro ng kultong kinaaniba nito. Lumabas muna siya para makalanghap ng sariwang hangin. Nagtagal din siya ng isang oras sa labas. Nang pabalik na siya sa loob, hinarangan siya ng dalawang lalaki. Blanko ang tingin ng mga ito sa kanya. Kinausap rin niya ang mga ito na maaari lamang siyang manatili sa lugar kung magiging kaisa siya ng mga ito. Dahil hindi niya maatim na mapabilang sa kanila, pinili na lang niyang umalis at bumalik sa kanilang bahay. Masaya namang siyang sinalubong ng ina. Sinabihan pa siyang huwag na ulit aalis. Naging malamig naman ang pakikitungo sa kanya ng kapatid. Uuwi ka rin pala dito. Ang dami mong pang arte. Kung ako lang, ayoko talaga umuwi dito eh. Eh ba't umuwi ka pa dito? Dahil kay mama, gusto ko siyang makasama at hindi ikaw. Napagtanto ko kasi na maiksi lang talaga ang buhay. Baka mamaya, kung ano na naman ang maisip mong gawin,
Baka pati si Mama eh, maisipan mong gawa ng masama. Anong sinasabi mo? Demonyo na ba talaga ang tingin mo sa akin para pag-isipan ako na may masama akong balak sa Mama natin? Alam naman natin kapag pera na ang usapan, lahat ng kadimonyang naiisip mo ay gagawin mo. Aba, kung baka pagsalita ka, akala mo naman kung sino ang santo na walang bahid ng karumihan ha? At least, ako, wala pang napapatay. Hindi ka tulad mo. Paano mo nagawang ipag-utos na sunugin ang bahay ni Ate Desa? Dahil sa'yo, namatay ang anak niya. Ang nag-iisang anak niya. Ang tanging katuwang niya sa buhay. Pamangkin natin yun! Abay, wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Huwag mo akong pinagbibintangan, ha? Huwag ka na magmaang-maangam pa. Alam naman natin na ikaw ang may kasalanan ng pagkawala ni Estong eh. Bago pa sila magkasakitan na magitan na sa kanila ang kanilang ina, inawat na nito si Marcus na huwag nang awayin ang kapatid. Kaya lumalaki ulo niyan eh. Wala na kayong ginawa kundi ang kampiyan siya at konsintihin. Wala kang karapatan na pagsabihin ng ganyan ng Mama natin ha? Palibasa kasi, naiinggit ka sa samahan namin. Kahit kailan, hindi ako maiinggit sa inyo. Kung hindi mo kayang makisama sa bahay na to, umalis ka na lang. Aalis naman talaga ako eh. Bigyan niyo lang ako ng panahon. At wala kang karapatan na palisin ako dito dahil bahay ko rin ito. Tinalikuran na ni Marco sa mga ito. Bago pa man may masabi na naman ang kapatid, tumuloy siya sa kanyang silid. Nahahapong naupo na lang siya sa gilid ng higaan niya. Hindi na rin niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa mata. Naalala na naman niya kasi ang kalunos-lunos na nangyari sa pamangkin. Ilang araw na siyang nasa bahay nila. Hanggat maaari ay iniiwasan niya na magtagpo ang mga landas nila ng kapatid. Kung hindi pa siya kinausap ng ina, hindi pa niya malalaman ang kakaibang nangyayari sa kapatid. Pinuntahan niya ang kapatid sa kwarto nito. Doon niya nakita ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Malaki ang ibinagsak ng katawan nito. Para itong naaagnas ng buhay. Puno ng sugat ang buong katawan. May mga insektong lumalabas sa mga bukol nito sa balat. Nakakasulasok din ang masangsang na amoy na lumalabas sa katawan nito. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Ni ang magsalita ay hindi na nito magawa pa. Basta na lang tumulo ang luha nito sa mga mata. Batid niyang hirap na ito. Tinanong rin niya sa ina kung bakit hindi dinadala ang kapatid sa ospital. Anito, tuwing ilalabas nila sa kwarto nito, sumisigaw ito sa sobrang sakit. Para daw itong nasusunog. Hindi naniniwala ang kanyang ina sa kulam o barang kaya hindi na lang niya binanggit yon rito. Pero malaki ang paniniwala niya na ang kapatid na si Desa ang may gawa nun. Isang linggo pang pinahirapan si Tony ng kakaibang sakit na dumapo rito. Isang umaga, natagpuan na lang nila na wala ng buhay ang katawan nito. May iba't ibang insekto na rin ang lumalabas sa bibig, tenga at iba pang bahagi ng katawan nito. Labis ang panlulumo na naramdaman ni Marco sa nangyari sa kapatid. Pero naisip niyang yun na ang karma nito sa lahat ng ginawang kasalanan. Bumalik rin si Marco sa lugar kung saan nakatira ang kapatid. Pero isang residente ang nagsabi sa kanya na wala na doon ang kapatid at ang kultong kinaaniba nito. Pumunta na raw ang mga ito sa bundok, kasama ang isang kalansay ng tao na ginawa umanong santong sinasamba. Kinilabutan naman si Marcus ng maisip na baka kalansay yun ang pamangkin. Simula noon, wala nang naging balita pa si Marcus sa kapatid. Inabala na lang din niya ang sarili sa pagharap sa bagong yugto ng kanyang buhay, ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Wakas!